Masaya ba, Celine? Masaya bang pinag-aagawan ka? Hindi mo gugustuhin ang sitwasyon ko, Margo. Sinisira mo pamilya ko. Sa tingin mo ba, madaling mamili at manimbang? Yung hindi mo alam kung sino yung tunay mong mga magulang? Yung maging anak ka ng ibang tao, pero iba yung nagdala sa'yo? Naiintindihan mo ba yung sitwasyon, Margo? Nanay ko, yung tita ko. Wala akong pakialam sa sub-story mo. Pero kung talaga may malasakit ka sa pamilyang to, sa pamilya ko, ikaw na mismo ang lalayo, Celine. Bakit, Margo? Kung balikan ka ng tunay mong mga magulang, hindi mo ba gugustuhin na makilala sila? Bakit pa? Kung pinamigay lang din lang naman nila ako. Yun ang pinagkaiba natin, Margo. Ako, hindi ako pinamigay ng mga magulang mo. Teresa. Teresa. Teresa, bumangon ka na nga dyan. Tay. Ano ba? Kailan ka pa naging batugan? Pagod ako eh. Pagod? Pagod saan? Sa maghapong pagkakahiga? Hindi ka pa kumakain. Aba, ano ba ang ginagawa mo sa sarili mo? Ikaw ba eh nagpapakamatay? Sana nga, ganun na lang. Sa akala mo ba, diyan sa ginagawa mong yan, mapapabalik mo si Celine? O sige, pag bumalik yon, makita ka nasa loob ng kabaong dahil diyan sa mga pinaggagawa mo. Ganun ba ang gusto mo? Pagod na ako eh. Alam mo, hindi ko maaalis sa iyo yung masaktan ka sa mga nangyayari. Pero hindi yan ang nanay na nakalakihan ni Celine. Magpalakas ka. Huwag ka magpatalo. Nawalan ako ng anak eh. Hindi naman pwede yung ganyan. Lumapang ka. Bakit, Tay? Hindi ba ako pwedeng payagan ng Diyos? Kahit ngayon lang maging mahina ako. Kasi yung isang tao nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para lumaban. Noon, noon. Hindi pa ba sapat na dahilan yung pagmamahal mo kay Celine para lumaban ka? Ano? Kung makuha ni Julio at Beatrice Celine, ang ibig ba sabihin eh, hindi mo na siya mamahalin? Ganun ba yun?